Kamayan lagi. Kamayan. Hello. Kamayan Blues. Kamayan Blues. Nandito na ako sa bahay ng kaibigan ko. Kung saan siya nakatira. Kumakain kami, nagluto siya. Nagpaluto ako ng piniritong tilapia. At sinigang na hepon. At saka sinigang na hepon. Hepon, oh. Paro. Aha. Ayan si Ate Ada. Ayaw niyo muna magpakita. Uh-huh. Day off niya ngayon. Bukas ang balik mo, Ate Ada. Bukas ng gabi. Bukas na ang gabi? Mm-hmm. Bukas ng gabi ang balik niya. Saan, Ate Ada? Sa Wanita. Hindi. Anong trabaho, Ate Ada? Tagaluto. Tagaluto ng pagkain ng matatanda. Ng mga gurang. Ng mga gurang. Sa home care, anim ang pasyente nila doon. Lima lang. Lima lang ang pasyente lang ngayon. Pero sa home care is anim. Actually, it's like 6 patients for the home care facility. Pwede yun. Anim, lima, gano'n. Kakamay ako. Tingnan nyo naman. Mm-hmm. Ito yung tilapia. Mm-hmm. Alam, taon na tayong magkakilala, Ate Ada? Tagal na. Ito ay video 6. Okay. Tagal na, no? Mm. I met her, it's like long time ago. Ito yung bahay nung dati niyang alaga, kung saan siya nakatira. May anak yung alaga niya dati, dalawa. Kasi mabait siya lalaki. Nilagaan niya. Namatay na. Kaya nagtrabaho sa home care. Malaki sweldo nito noon. Magkano sweldo mo? Hindi ako nakikialam, Ate Ada. Nanghihimasok ako. Dati. Sige na, para meron silang idea. Baka mami, mainit pa sila. Ay, okay lang yun. Para prosige at saka yun talagang challenge sa kanila, Ate Ada. Hindi naman. Hindi naman nila. Eh, hindi gawang biro yung pumunta dito para kang dadang ka sa butas ng karayong. Exactly. Lalo na ngayon. Exactly. Kaya huwag kang a-apply ngayon. Sa ibang bansa, like Canada o Europe. Yan. Masarap. Masarap lang yung sarap. Puti yung kasama niya. Parang niyang kapatid. Lagi pag day-off niya, dito siya nakatira. Mm-hmm. Sinusundo pa ako. Pinipick up siya. Sinusundo siya. Mabait na tao. Puti. Pag hindi ka mabait, hindi ka gagawin. Yung anak, panganay yun, ano tada? Bunso. Ay, bunso. Bunso yung lalaki. Yung babae, panganay, nasa San Francisco. Na-lockdown siya doon. Hindi siya makapunta rito sa LA. Kaya hindi siya makakain sinigang na hipon. Kumakain ng sinigang na hipon yung puting babae. Yung anak nung dating alaga ni Ate Ada. Ito, tilapia. Mm-hmm. Ito, nilagang hipon lang kaya yung sinigang. Mmm. Sarap. Apple? Pwede ka. Yeah. Alam niyo, mga kapatid, hindi gawang biro ang nandi dito. Kailangan matibay ang sikmura mo. Sikmura at saka? Dibdib. Dibdib. At saka utak. At saka utak. Gamitin mo utak mo. Mm-hmm. Kahit wala kang pinag-aralan, gamitin mo yan. Mm-hmm. Walang bobo. Huwag mong gamitin yan luha mo kasi hindi uubra dito. Sayang ang luha mo. Mahirap mag-ipon ng luha. Sige, mag-tuan na lang. Huwag mo lang iiyak-iyak ka lang nang walang kakwenta-kwenta. Sayang yung luha mo yan. Ako nga, namatay yung biyanan ko, hindi ko iniyakan yun eh. Ang hirap mag-ipon ng luha, tapos iiyak ka sa wala namang kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Sige ma, dal-dal pa Ate Ada. Nung namatay yung biyanan ko, pasalamat sila, hindi ko tinawag yung kabawang sa galit ko eh. Buwan, tapos na yun, Ate Ada. Mm-hmm. Kaya ako nagsikap nagpunta dito. Mm-hmm. Nagsipagsapalaran lang ako. Oh. Mm-hmm. Sinwerte. Pangatawan mo na. Mm-hmm. Yung mga inaapi, huwag lang kayong basa-basa pupunta sa isang tabi, mag-iiyak. Mm-hmm. Yeah. Kumilos kayo. Challenge yun. Challenge. Habang kayo pinapirao, dinadaganan, dinuduran, o whatever. Lalo pa kayo magsikap. Lalo pa kayo magsikap. Mm-hmm. Kailangan, ano?
challenge nyo sa buhay yun yun. Sabi na ape, nagwawagi. Mm-hmm. Ah, sake. Ang sarap. Ito, laman mo. Mm-hmm. May blood ako dito sa ibon. Anong oras na ba? Hapunan na ito. Tanghali na yun, hapunan. Hi, JR. Alam ko, mamaya makikita mo yan pag ginanoy ko, JR. Isang kaserolang hipon ng linuto namin ni Kuya Francis mo. Ito, nagkakamay na kami dito. Nagkakamay kami. Francis, tema. Hi sa Sambales. Oh, saan ka? Olongga po. Tiga Olongga po. Makinig kayo at makanood. Taga Subic. Subic, Sambales. Kwentuhan. Maraming kwentuhan. Magkwentuhan tayo, mag-usap tayo. Ayan. Kwentuhan buhay. Buhay-bawhay dito sa Amerika. Yung mga barangay. Mm. Mga mayor. Mm-hmm. Pamigay nyo na yung pera. Huwag nyo sulohin. Maraming naguguto. Hindi mamamatay sa gutom. Hindi mamamatay sa virus yung mga tao. Mamamatay sa gutom. Mm, ayan. Mm. Ayan, sabi ng presidente, merong ibibigyan magana 6,500 o 8,000. Mm-hmm. Diba? Oh, saan napunta yung bakit kalahating kaban lang yung binibigay na bigas? E, 1,000 na lang yung kamoy. Saan napunta yung 5,500? Mm-hmm. 3 kilo yung una, 3 sardinas. 1 buwan na yon. Hindi nyo madadala sa hukay yan. Nakakatulog pa ba kayo? Yung mga driver ng pedicab, yan lang ang inaasahan nila. Eh, walang trabaho. Wala trabaho silang ba? Trabaho. Pambili lang ng pagkain yung hinahanap nila. Kahit saan, masarap, mahirap ang buhay. Kahit dito, mahirap ang buhay. Mm-hmm. Pero hindi naman ganyan kagarap ng pangurakot. Mm-hmm. Mga DSW. Mm-hmm. Bakit hindi na-approvean lahat yung mga tao dyan? Mm-hmm. May tinitignan, ba't may tinititigan, ano? Mm-hmm. Balik tayo kay Ate Ada. Dati ang sweldo niyan, sabihin mo na, siguro nasa 1,500 isang buwan. Hindi lang siguro. Ayaw magsalita, tatol, sinabi ko. O, konti yun? Okay, ah, konti yun. 2,000 isang buwan. May bonus pa. May bonus pa yun. Tapos ngayon, yung anak na matanda, inampun siya nung anak na matanda, yung anak niya lalaki, ito, may bahay. Pusa. Every day off niya, nandito siya. Babalik sa bukas ng gabi. Alam niyo, huwag kayong mapagsamantala sa kapwa. Yun ang sinasabi ko sa inyo dati. Huwag kayong magyayabang. Yung tiwala. Huwag kayong magtitiwala. Ano? Huwag kayong magdidemand kung magkano gusto yung sweldo. Bahala sila. Nasa pag-uusap niya yan. Yung iba rito kasi, demand ng demand. Kaya ayun, tanggal siya. Walang kasiya. Tama nga sila sabi, walang kasiya sa mundo. Grabe. Grabe dito. Hala? Hindi yan, Francis. Sinarabi yung kwarto. Alam nyo, sabi ha? Mm-hmm. Ang tiwala, mahirap pa natin yan. Ang pera, napakadaling hanapin yan kung magsipag ka. Pero ang tiwala, mahirap pa natin yan. Mm-hmm. Yan ang palaganin nyo. Mm-hmm. Importante. Mm-hmm. Huwag kayong manloloko ng kapwa nyo kung ayaw yung maloko. Mm-hmm. Kung ayaw yung magawa sa inyo yan. Mm-hmm. Ito, lamang itong ginagawa mo. Mm-hmm. Kahit ka naman hindi naloloko, ano talaga, kahit na hindi ka manloloko, naloloko ka rin eh. Bahala na sila, ako, pinapasa Diyos ko na. Mm-hmm. Masusungit ang mga ano ko. I don't care, wala akong pakialam. Bakit ko i-stress yun sa kanila, yung sarili ko? Bakit ako sasagot na nga? Bahala sila. Basta magsikap ka.
Kaya magsikap ka. Kaya mo silang mamatay sa inggit. Si Ate Adam ay parang tatrabaho sa mga malapit siya sa mga Pilipinong mababait. Masarap magluto. Si Ate Ada, may paupahan niya sa apa sa Olongga po. Hindi basta-basta yan. Hindi magugutom yan, pero may kasiyahan naman siya, pero tumutulong pa rin siya sa anak at apo. Gulo niya matapos. Tapos na si Ben ng nursing. Kung nga, nakapagpatapos na siya ng nursing. Ng anak niya at saka yung apo. Yung isa, ako kumukuha ng accounting. Kaya kayo, mag-aral ng mabuti, mag-nurse, mag-exam, magtrabaho sa hospital kahit mababa ang sweldo para may experience, di ba, Ate Ada? Makatulong ka sa kapwa mo. Makatulong ka sa kapwa mo sa pamilya mo. Ganun. Kain namin, ano tawag dito? Lunch tsaka dinner. Ang hipon dito sa Amerika, oh. Maliliit. Maliliit pa to, ah. Eto, maliliit ang hipon. Ay, naka. Maliliit pa yung hipon namin, ha? Maliliit pa. Ay, nasan yung gabi? Hindi ka kumuha gabi? Ay, kumuha ko isa. Bakit? Ilang babay gabi mo? Tada. Ha? Marami pa ito. O, pengi isa. Hawak mo na eh. Thank you. Ah, parang hapko ko lang, ano? At saka nanin. Nanin! Nanin! Sakit ang ngipin. Ate Adam, nanin. Tama na to, Ate Masakit Adam. Masakit ang ngipin ni Francis. Masakit ang ipin ko. Pabayaan mo na yan. Kain lang kami. Sa dentist eh. Paglinis mo na lang yan. Excuse me. Na-biopsy ko na yung ulo ng terapia. This is my favorite ulo. Nakuhayo ko. Gustong gusto ko ulo. Ulo. Dito, ano pa ang kwentuhan natin? Kaya kung may mga ngarap, libreng mangarap. Hindi naman binibili yun eh. Hindi binibili daw yung pangarap. Ang lahat may karapatan mangarap. Aha. Diyos ko. Kung may ambisyon ka sa buhay. Kung wala, hindi, huwag ka na mangarap. Manahimik ka daw. Nasa iyong gawa. Dito, kahit yun lang ang trabaho mo, kailangan all around ka. Diba, Atyada? Tama yun sa akin. Kasi dito, kahit na mga Pilipino, Pilipino, that's my only job. Mayayabang. How can I do it da? Hoy, mga Pilipino. Matakot kayo. Sa dami ng walang trabaho, kahit na hindi, kahit na isa lang ang tatrabahuhin mo, yung in-apply mo, kailangan. Tumarabaho ka. Tumarabaho ka, kahit na ano. Huwag kang mamimili. O kailangan all around ka. Basta pumasok ko sa isang company, may opinion. Pag pumasok ko sa isang company, like sana, X-ray technician, X-ray technician, eh kung wala kang X-ray, nakatunga nga ka. Binabayaran ka, nakatunga nga ka. No. Gumawa ka ng iba. Gumawa ka ng iba. Magkiskis ka kahit na anong kiskisin mo. Kahit banyo, kiskisin mo. Maglampaso ka, magano ka, lahat. Lilinisin mo, walis ka, wahat. Magkusang loob ka. Magkusang loob ka. You need to work hard. Yan ang tinatawag, work hard.
Hindi uupo ka lang, pakikinggan mo lang, whatever. No. Kailangan, trabahong malaki. Matigas na yung tiyan ko sa busog. Ang sarap. Okay. Next video tayo. Sa susunod okay. Na kabanata. Sa susunod na kabanata ang kwentuhan. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-say goodbye ka, Ate Ada. Bye. Bye. Everybody, God bless you all. Every time I say to you, pray to God every day, every minute, every night. Maraming po salamat sa panonood ninyo dito sa akin channel, Francisco Toto. Goodbye, mga kababayan. Take care of yourself, guys.